taas ng bundok. Baka sakali bumaba. Di pa siya nasagot. Kasama ko si Tisoy ngayon, tsaka si Golden. Magsiset-up ako ng isang CI. Naging makulimlim naman mga idol ang kalangitan. Hindi bumabagay yung panahon sa atin. Kaya siguro mamaya-maya baka bumagsak yung ulan ay babalikan ko na si Lahar. Medyo may kalayuan ako sa kanya, mga ano na ata to, mga 70 meter na yung layo ko sa kanya. Kasi di ako pwedeng pumisto doon. Nahirap na pag umiikot yung labuyo. Minsan, paglingon mo, nandiyan na sa likod mo, kaya mas maganda na yung malayo, babalikan na lang natin. Ito nga yung panahon. Di talaga umaayon sa atin. Halos lagi na ulan dito sa Kabikulan. Buti pa dyan sa mga taga North Luzon, yung mga ngati dyan, bakbaka na sila. Dito sa amin sa Southern Luzon, wala, maulan. Halos araw-araw. Di napahinga yung ulan. Kahit Marso na ngayon, atres na ng Marso. So yun. Isa pa dito pag may umaakit na mga nakamotor, akit doon sa taas. Yun, naririnig ko, dumadaan. Pero yung mga labuyo dito, sanay na sa tunog ng mga yan. Pero kahit pa paano, kapag-distract sila sa pangangati natin, kahit yung labuyo, kahit sanay sila dito, makarinig ng ganyan, umiiwas din sila sa ganyang tunog. Hirap magkati mga idol na ganitong di magandang panahon na ulan. Nagbabadya yung panahon na naman. Kaya mas maganda talaga yung tag-init, mga Mayo, Abril na. Akala ko nga, pag pumasok na yung Marso, okay na yung panahon, pero wala. Ayan o, maitim na naman yung langit. Hindi ko nga masilip si Mayon. Pero kanina maganda yung mga 5:30, mapula yung langit. Biglang nagbago nga yung mga mag-aalas 8 na. So mamaya mga idol, pakikanggan natin si Lahar kung tumitilahok pa ba. Kasi may gitsang oras na siya doon nakalatag. So yan mga idol, dahan-dahan na tayong pupunta doon.
Yan mga idol, bumabagsak na yung ulan. So dahan-dahan lang tayo papalapit kay Lahar. Mga 40 meters na lang yung agwat natin. Kaya wag lang muna tayo mag-iingay, baka sakali papalapit din yung labuyo sa kanya. So yan mga kalagalag si Lahar. Ayun. May babae dun. Lumapit sa kanya. Yan, mahila pa yan si Lahar. Mga kalagalag, yung camera natin nakaset up. Kaso wala eh. Meron ako nakitang labuyo, babae, maliit pa. Umakyat doon sa taas. Patayin na natin to. Okay lang, huwag muna. Para makita naman tayo doon sa video. Lahat. Kung naglagay pala ako ng pataker, baka nadali yung inahin dun, umakyat dun. Naabutan pa natin, tumakbo. Pero hindi bumaba yung lalaki. Yan mga kalagalag. Nakaset up ang ating kumuplad si Ay. Yan, hindi masyado makita. Yan ang ating pangkati ngayon. Yan. Pakita ko sa inyo yung kumuplad siya natin. Yan, idol. Yan. Ayan, parang ano lang.
yung mapapansin ng labulo. So, ito na lang mga idol. Babaklas na tayo. Kay si Lahar, ano na rin. Ayan. Napakita ko ulit sa inyo mga idol yung setup ng tento. Ayan. Ayan. Hindi alas makita yung sign natin kasi nga, ano yan, camouflage. Yun mga idol, nakapagligpit na tayo at uwi na naman. Ayun, nakapalapit tayo ng babaeng labuyo. Yun ang napalapit ni Lahar. Kahit papaano, nakakita tayo ng wild labuyo na babae na ano, napalapit ng ating pangkate. Kung naglagay sana tayo ng pataker, sana may huli. Yun. Wala tayong dala, box type lang yung camouflage nga dala natin. At kahit pa paano, nakakita tayo ng babaeng labuyo kung paano lumapit dito sa ating pangkating si Lahar. At nga pala mga idol, hindi tayo makakapag-shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout kasi yung isa kong cellphone, yung lahat na screenshot ko doon sa mga gusto magpa-shoutout ay nawala. Nawala ang aking cellphone noong nakaraang February 29. Nung mag-deliver ako ng CI trap dyan sa Santa Rosa, Laguna, nagpadala ako sa GNT kay Ricky Rebellion. Yun, naiwan ko doon nung ilapag ko sa ano, pag fill up ko ng address ni Ricky. So yun, pagbalik ko sa ano, sa doon sa GNT, wala daw silang nakita, walang nakapansin ang aking cellphone, kaya next vlog na lang, pag meron na tayong cellphone ulit, mag-shoutout tayo. At ang gamit ko ngayong cellphone mga idol ay yung ano, sa anak ko, hinaram ko lang. At itong isa, itong nakasetup nating camera, ayan, hinaram ko lang yan sa mga anak ko kasi yun nga, nawalan tayo ng cellphone. Ayan, hindi na makakabalik kasi unattended na, pinatay na nung nakakuha. So yan mga idol, pasensya, hindi tayo nakahuli ng, ano, ng lalaking labuyo sa ngayon. Pero kahit pa paano, di na zero si Lahar na mayroong lumapit sa kanyang isang babaeng labuyo. Yun, ang pogi ni Lahar, ang lakas ng karisma ni Lahar sa babae, yun ang lumalapit sa kanya. O sige mga idol, at umambo na, tayo makauwi. Salamat!